Example oh, yan. Si ganito, kami ganito, tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito, pakikinig muna ako yan. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimut yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang makik... Kaya nga ganito, padre. Yung kuya, padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ito yung sabihin, Padre. May hindi, Padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, Padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Eh, siyempre ako, itutuloy ko. Ito ka pangitin kung sino gustong mga pangalan yung sinasabi mo. Wala akong kapangitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdi-desisyon sa sarili niya. Padre, di ba? Padre, Hindi. Matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama. Ganun na muna. Para nasa Cavite ka. Pati, ano nga, pipintas ha? Oh my God, what an explosive video, sir. Oh my God, hindi makahinga yung mga tao na nanonood. Alam nyo, kahit ako, parang nakakaiyak. I mean, ito yung inabot ko, no? Ito yung resulta, no? Nung ginawa kong trabaho noong 2012, na makalipas ang mahigit isang dekada, ito, no? Yung sa halip na tulungan ako ng gobyerno, sila pa yung mistulang umuusig sa akin. Na ang ano ko, no, bakit ako pinupuntirya? Bakit itong mga ano, no, sa halip na ano, no, bakit ako pinupuntirya ng mga mambabatas na ano, no? Kasi kung gusto nilang malaman ano yung katotohanan, ito yung madali lang naman sa investigation, eh makakapag-elicit ka ng information tungkol dito. Bakit may ganito? Bakit merong papatayin ako? Bakit ganito na patahimikin ako? Bakit ano? Ngayon, inaantay yung ano, kasagutan. Nagkaroon nga kami ng mga series of conversation na gusto raw ako makausap nung James Kumar at sa labas daw. Pero sabi ko daw nakikipag-usap sa labas at sabi ko dito lang sa bahay. So, allegedly pinarating at yung ang sabi nga, baka raw tantad na CCTV yung bahay. Kumbaga sa ano, talagang meron din silang mga ano, no, pinag-iingatan na for ano, no, for security reasons na baka nga naman sila mapicturan o ano man, eh, yung nga, totoo naman, may CCTV naman dito sa bahay. Siguro, ang palagay ko, kinaising nila itong lugar ko, nakita nga may mga CCTV at kaya siguro nagkaroon na ng failure yung negotiation. Sir, nakakapanglumo, okay?
nakakapanglumo, nakakagalit, wow, nakakaiyak, dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas, na alam ko, alam ni Glenn Chong, alam nating lahat na siya nagpapatakbo ng Pilipinas, ay naguutos ayon dyan sa video na panood namin sa iyo, na aregluhin ka, ibabribe ka. Kaya nga, yung mga nanonood na yon na mga Pilipino na inaakusahan ka, na gawa-gawa lang, o kung yung sinasabi ng una, ng PIDEA, na tinatanggi nila na AI daw ito, at ang sinasabi ni Marcos Jr. at ni Jinggoy muna na ginawa-gawa mo lang, sinasabi ni Marcos Jr. na ikaw ay parang jukebox na paglulugan kung anong kakanta. Na yung moment na ito, ipinakita mo sa buong mundo, sa taong bayan, na ang iyong buhay ay nasa peligro dahil mismo ang Marcos administration, si Marcos Jr., although hindi nabanggit ang pangalan niya, si Lisa Marcos ang mag-uutos na pwede kang ipapatay, ipagurgor kung ikaw ay hindi papayag na pag-areglo. Kung walang saysay ang sinabi mo, kung ito ay AI, bakit nag-effort yan? Yan po ba yung mga taong yan? Mga nasa gobyerno pa rin, yung mga taong, yung dalawang yon? Sa pagkakaalam ko po, no, yung kaibigan ko, dati siyang nasa PIDEA, ngayon nasa ibang government agency siya, tapos yung isa, nasa pagkakaalam ko, huling pagkakaalam ko, ay nandun sa legal division ng National Police Commission. Yung kapatid po noon, ahente ng PIDEA. Hindi ko lang alam kung andun pa. Mga kababayan, wala pong magre-risk ng kanilang career. Kung ahente siya ng PIDEA, nasa legal, whatever. Walang magre-risk na tao sa kanyang karera na pumunta sa inyo para, you know, magkaroon ng conversation na ganito kung walang weight o walang saysay o AI o gawa-gawa ang iyong testimonya sa Senado. Di ba, sir? Yung nga po eh. Kaya nga, ang ano ko lang, ano, hindi mangyayari ito kung yung mga taong nabanggit dun sa mga revelation ng confidential informant na laman nung ano, no? Nung mga dokumentong ipinalabas ninyo, kung hindi sila apektado, wala pong pupunta sa bahay, wala pong mensahero na maghahatid na mensahe patungo sa akin. Dahil yung mensahe na yon, nandun po yung ano, no, yung purpose na patahimikin ako, na nandun din po yung pahiwatig na ako ay papatayin. Nandun po. Ano. Kaya nandun din po yung paraan na kung ano yung gusto nila, na yung nga, patahimikin, na sumunod ako, ganun po eh, sumunod ako doon sa magiging, doon sa sasabihin o doon sa instruction. Kaya nga, ito po yung ano, no, na isang malaking katanungan din sa akin, ano, kung hindi pala kapanipaniwala itong mga dokumentong mga naglabasan at yung mga nilalaman ng mga dokumento, bakit may ganito? Bakit merong papatayin? Bakit merong patatahimikin? Bakit merong pasusunurin? Yun po yung ano, no? Kaya nga, sabi ko nga doon sa aking kasamaan sa trabaho nung yung nagkaroon ng series of conversation, sabi ko nga nung ano, kung ano raw ang gusto ko bago nga yung May 7 na hearing. Pero marami pa to. Itong video na ito, hindi lang ito. Marami pa yan. Meron pang mga ibang video. Pero yung naging ano na, kasi sa ano na eh, conversation na namin sa telepono. Ano po. Pero ito, kaya, ito yung pinakita mo, ito yung pinaka-importante na kailangan marinig ng taong bayan na binanggit si Lisa at si Kumar. Opo, ito po yung pinaka-importante na talagang may mga binanggit na pangalan at ano yung purpose at ano yung pinagagawa at ano yung mga ano klase ng pagbabanta, ano, o pahiwatig na pagbabanta, malinaw na malinaw na talagang papatayin yan, na ako nga yung tinutukoy. Sabi ko, bakit ako papatayin? Eh, ako yung nagtrabaho lang.